So, hello po sa lahat. Kung hindi niyo po alam yung itsura ng Bluternate, ganito po siya. Ito po ay single na dahon yung tawag dito. And yung pagkuha po nito or pag-harvest is, kunin nyo lang to. Basta, kahit saan lang naman yun, ganyan-ganyan nyo lang yun. And ganito po yung itsura niya pag single. Single lang yung dahon. Ano bang tawag dito? Basta yung single po na Bluternate, ganito lang po siya. And yung bunga niya po, ito. Ito. Pwede po to siyang ulamin. Para lang siyang, ano bang mga ka-family nito. Para lang siyang beans. Patani, ganun. Yan. Yung mga mura pong ganito, pwede po siyang gamitin na, pwede po siyang panghalo-halo sa mga gulay. Actually, pati po itong mga ganito, yung mga dahon niya, pwede rin siyang ihalo. Ginagamit, yung mga mura lang po yung mga ganto-ganto, yung mga dulo. Nasarap naman po siya, para lang din talaga siyang vegetable. Actually, pati po itong mismong dahon is pwede po siyang ulamin. Natatry na rin namin siyang ulamin. Kuha lang po tayo yung mga ganto pagka parang talbos lang siya. Yan. Ito yung mga inuulam po. Masarap talaga siya, promise. Lalo na pag ginawa niya sa buritibod or yung, ano bang tawag dun sa, ano, sa Tagalog, sa mga Tagalog. Sa amin kasi mga Ilocano, yung nilalaga lang po, tapos nilalagyan ng ano, nilalagyan ng, anong tawag dyan? Ng kamote. Yung ganun, yung, basta? Yung parang laga style yung naluto. Blue pala po to yung sa amin, wala po kami nung violet and white. Yung normal lang. Actually, hindi yan sa amin naluto Sa harap yan ang bahay namin, so dito yung bahay namin. Pero dito po yung aming Bluternate na double. Ayan, meron dito. So, ito yung mga bunga. Parang nagkuha na si Tita kanina. Ayun o, Bluternate po yun na double. Tingin kaya dito kami. Ayun! Sandali. Hindi ko siya maabot. Ito po yung Bluternate na double. Yan, ganito po yung itsura niya. Nakakatuwa mag-harvest nito kasi yung cute-cute. Ang ganda niyan eh. Meron nga ako na picture noon, nagawa ko siyang bouquet. Maganda talaga po ito, guys. So, yan po yung itsura ng mga Bluternate kay Ate M. Yan, baka po may nakikita kayong ganito sa mga bakuran nyo or sa bakuran ng kung kani-kanino. Ito po yung Bluternate. And parehas lang din po siya ng dahon. Ganun lang din yung itsura niya. Ayun po sila. Dami sa taas, kaya lang hindi ko naabot din na makuha. Sayang yung mga bulaklak. So, yan. Let's start on discussing kung paano to ginagawa and yung mga benefits niya. Some of their benefits. Its benefits. Hello everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, ay maaari lamang na inyo pong pindutin ang subscribe button, ganyan din po ang notification bell. So this video sa ating content ngayon ay ipapakita naman po natin ang benefit ng paggawa po ng ating Bluternate juice or nung Bluternate. So let's start. Okay, now as requested po sa ating previous video ay sabi nung nag-request is yung benefits naman daw ng Bluternate juice. So nag-research po ako kagabi and yung mga na naging result or yung mga lumabas na result is ito. Ilan lamang po ito sa mga sinasabing benefits ng Bluternate sa ating mga katawan. Ang una po sa ating listahan, ito po ay nakakatulong sa pagbabawas natin ng ating mga timbang. Yan, kung nagda-diet po tayo, pwede po tayong uminom ng itong tea or ng juice na ito. Mas maganda siguro kung yung pure na tea lang yung inumin natin. Since pag juice, may sugar kang ilalagay unless yung gagamitin mong pang sweetener ay sweetener. Yung gagamitin natin pang sweetener is honey.
So, okay lang naman po yun siya. Second naman po sa ating listahan, ito po ay naisaad na gamot sa sakit sa ulo at sa mga kalamnan ng ating katuwan. Yan, kung mga nasasaktan yung ating mga puso, kung masakit yung mga kasukasuan, kasama na ba yun dun? Basta, kalamnan natin, kasama na yun siya sa naggagamot ng blue ternate na ito. And number 3, ito po ay nakakatulong din sa kalusugan ng ating mga puso. Kung broken-hearted ka, uminom ka ng blood ternate. Joke. Pag high blood ka or basta yung mga may sakit sa puso, pampahealthy po ito ng puso. Ayan, madami po ako nabasang articles na nagpapatunay or nagpapakita na itong blue ternate po talaga ay nakakatulong siya sa ating sa kalusugan ng ating mga puso. Number 4, pinipigilan po nito ang paglabo ng ating mga mata. Ayan. Para maging malinaw yung ating paningin or para bumagal yung paglabo ng ating mata ay mag-take po tayo ng ating blue ternate juice or blue ternate tea. Ayan, nakakatulong daw po siya dun. And next naman po ay pinipigilan din nito ang agarang pagputi ng ating buhok. Ayan. Kahit na may kasama ka sa pagputi ng iyong buhok, charot. Kung gusto niyo po na mas bumagal yung pagputi ng buhok natin or buhok ninyo, ay mag-take din po kayo nito sapagkat ito po ay nakakatulong sa pagbagal ng pagputi ng ating buhok. Next is, nagpapalakas din ito ng ating immune system. Ayan. Dahil sa ating kalagayan ngayon, kailangan natin malakas ang immune system. Kaya araw-araw po kami may ganito dito kahit na minsan tinatamad ako magpitas tsaka ng kalamansi. Ayan, kailangan talaga para meron din si mama panlaban sa basta para lumakas yung immune system niya. At ganun kami dito sa bahay na natitira na umiinom nito. And next naman is nagpapatalas po ito ng ating memorya. Ayan, tumutulong din pala siya na magpatalas lalo ng ating mga memorya. And last na nandito sa ating list ay alternatibo din po daw ito na gamot sa mga sakit na diabetes. Ayan. Kung ayaw nyo po ng mga medicine talaga, actually, mas maganda yung mga herbal kasi syempre yung ibang medicines meron talagang effect sa ating katawan. And my advice is, bago pa tayo magkaroon ng mga sakit na yun, kuha na agad tayo or gumawa na agad tayo ng paraan para maiwasan natin yun in the future. Yan, kaya mag-take na kayo ng blue ternate. Nag-promotion pala ng blue ternate. Pero seriously guys, kailangan mga ate at mga kuya, ganyan. Yung pag-take po natin ng blue ternate, nakakatulong yun sa ating sarili. Ganyan din po, syempre, sa mga families natin. Syempre, pag nagkasakit tayo, tapos hindi natin kaya yung fees, hospital bills, or whatsoever. Diba, sila din yung tutulong sa atin. So, para mas safe and para mas tipid, ayan, tipid naman to eh, papainit ka lang ng tubig, ganyan, diba? So, wag na nating hintayin na magkaroon pa tayo ng sakit bago tayo mag-take ng mga herbal na mga gamot, which is makakatulong po sa atin. Pre-provide yan ng Panginoon para sa atin, mga mahal na mga kapatid. Wow. Mga mahal na ate at mahal na mga viewers, kuya, ganyan. So, gamitin natin yon sa ikabubuti ng ating sarili, lalo na ating, gandin po na ating mga mahal sa buhay. So, that's my short video for today. Ayan, sana po ay naintindihan po natin lalo ang gamit ng blue ternate. Actually, hindi lang po yan yung benefits ng blue ternate, pero yan lang yung na ilagay ko dito sa ating listahan. Kasi yung iba English and ang lalalim ng mga terms nila. So, yung Tagalog, Filipino lang talaga na language yung pinili natin. Yan. So, for more videos, tune in lang po sa ating YouTube channel. Always keep safe and God bless everyone. Guys, actually, yung
Ayan, mukhang mamay pa yung... mas masarap po siya kapag mainit pa kaysa malamig. Ko. Para siyang, basta ang sarap niya kasi pagka mainit, tapos lalo na't maasim, mas maano yung asim kesa sa tamis. Yun po. Ito yung timpla ko talaga. Mas maasim, mas ano yung lasa ng asim, mas angat yung lasa ng asim kesa sa ano. Sa tamis. Kasi minsan kasi nasusobrahan ko ng tamis or kulang lang talaga sa kalamansi. Ganun po yung nagagawa ko. Pero ganito yung gusto kong ano. Ito yung original na timpla ko. Wow, original. Ay, pa-original. Basta yun. So, guys, thank you for watching as Ate... Sino ba yun? Si Ate Presi? Si Ate Presi ba yun? O si Ate... Yung sa CMT Sisters TV. Kalimutan ko na kung sino yung nagsuggest na yung benefits yung ilagay ko naman daw sa vlog. So, yun po. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button and then yung notification bell. Comment, like, and share.